Okay. Unang tanong. Sumasang-ayon ka ba na based sa nabasa ko, ito ay iniutos sa Israel? Yes or no? Yes, inuutos sa Israel, pero hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin ang mga taga-ibang lupa, pwede rin silang magsasabat, kapatid. Next question. Next question. Saan mo nabasa na iniutos ang pangingilin ng Sabat sa ibang lupa? Okay. Exodus 20, talatang 10. Basahin ko pa ba? O hindi na? Sandali, moderator's time, ah. Brother Edwell, no? Yung obligation mo pa ngayon is to answer the question ng atin pong affirmative side. So, sasagot ka lamang po, no? Hindi ka po yung magtatanong ngayon. You have your time for asking the question. So, our time will resume. Okay? Tapos ka na ba sa sandali. Tapos ka na po ba, Brother Edwell, sa pagsasagot? Sige, basahin ko. Okay, pero yung time mo is 20 seconds lang, ha? Oo. Go ahead. So, ang sagot ay para din sa mga taga-ibang lupa. Basahin ko ang tala. 20 verse 10 ng Exodo. Ngunit ang araw na ikapito ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Next question. Ang iyong baka. The next question. Sino ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10? Okay. At tinatanong mo kung sino ang kausap? Si Moises. Ngunit ang Sabat ay hindi lamang para sa Israel, ngunit para rin sa mga taga-ibang lupa tulad nating mga Pilipino, Mr. Jando. Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10 ay iyong inilabas sa Ehipto? Yes or no? Yes, sumasang-ayon na ako na ang kausap ay mga Israel yung inilabas. Ngunit ang Sabat ay para din sa mga taga-ibang lupa, para din sa Hintil na tulad natin, Mr. Jando. Next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 10, pati sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, saan naninirahan ang mga dayuhang ito? Next, ano? Pagkasagot. Okay, para sa mga naninirahan din ng mga taga-ibang lupa. Ngunit, ang pinatunayan mo kasi, na ang Sabat ay para lamang sa Israel. Objection, moderator. Okay, time pause tayo. Brother Edwell, sandali lang. Time pause muna tayo. Merong objection? Affirmative? Ang tanong ko, moderator, niya sinasagot. Mm-hmm. Ang sabi sa talatang Exodo 20 versikulo 10, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang tanong ko sa kanya, saan naninirahan ang mga dayuhang yan? Okay. I think tanong sa iyo, Brother Edwell, na can we can consider it's a categorical, saan naninirahan? Sasagutin mo ba yung tanong, yung saan naninirahan? Kung sasagutin mo po, i-resume. Yes, Mr. Mandelota, nasagot ko kanina na yung mga naninirahan. Sandali po, bro. Ang tanong ko lang po kung sasagutin mo, kasi i-resume ko yung time kapag yes yung sagot mo sa sasagutin mo. Yes, will... at saka sinagot ko kanina, Mr. Moderator. Bro, okay, sasagutin mo, i-resume ko yung time, ha? Yung time ay mag-resume if you speak, okay? Sige, yes. Okay, ang tanong mo kanina, saan naninirahan? Well, ang sabi nito, taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan. Ito ay nagpapatunay na ang Sabat ay hindi pala exclusive lang sa mga Hudyo, ngunit para din sa mga dayuhan na naninirahan sa kanila. Kaya balik ang iyong paksa. Next question. Sabi mo naninirahan sa kanila. Yung kanila kung saan naninirahan ang mga dayuhan, yan ba ay sa Israel? Well, Israel, naninirahan sa kanila. Ngunit, bagamat sa kanila, dayuhan pa rin sila, hindi sila Israel. Ngunit, sila din po. Ang Sabat ay para din po sa kanila sapagkat sila'y tao, Mr. Jando. Maging ikaw, tao din. So sumasang-ayon ka na ayon sa kautusan, ang mga dayuhan na naninirahan sa Israel ang kasama sa inutusan. Yes or no? Yes, kasama sila ng mga dayuhan, Mr. Jando. Kaya hindi exclusive ang Sabat para sa mga Hudyo lamang, ngunit para din sa mga dayuhan, Mr. Jando. Next question. Ano ang pagkaunawa mo sa salitang dayuhan?
Pag sinabing dayuhan, hindi Hudyo, hindi Israel na nakikipamayan sa kanila, Mr. Jan, tulad mo. Hindi ka Israel, di dayuhan ka, foreigner ka, kaya lang, pango naman ang ilong natin. Next question. Ikaw ba ay dayuhan sa Israel o hindi? Well, dayuhan din tayo nito sapagkat hindi tayo Israel. Okay? Kaya ang Sabat ay para din po sa atin, Mr. Jan, sapagkat ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Next question. Paano ka naging dayuhan sa Israel nasa Pilipinas ka lang naman? Well, Mr. Jando, ang sabi rito ay ang maging taga-ibang lupa. Okay? Ngayon, balik doon sa doon sa Isaiah 56:6, wala na pong sinabi doon na naninirahan sa kanila. Basta't nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando. Tulad ko, tulad namin mga Next Seven question. Jandos, nakikilakip Next sa question Panginoon. Next question na po. Ulitin ko. Ikaw ba'y dayuhan sa Israel? Sabi mo, yes. Paano ka naging dayuhan doon? Nasa Pilipinas ka lang naman naninirahan ngayon. Yes, dayuhan ako, Mr. Jando. Sapagkat ako ay hindi Hudyo. Nakikilakip din ako sa Panginoon. 56:6, ang sabi rito. Sabi ito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon. Nakikilakip ako sa Panginoon. Bagamat sa Pilipinas, nakikilakip ako next sa Panginoon. Next question. Next question, next question. Ikaw ba ay nasa Israel ngayon naninirahan sa kanilang mga pintuan daan? Yes or no? No, hindi ako ngayon sa Israel naninirahan. Ngunit ako'y nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando, Isaiah 56:6. Sa sino bang nakikilakip sa Panginoon, ang Sabat ay para sa kanya. Maliban sa iyo kung ayaw mo makikilakip sa Panginoon. Next question. So inaamin mo ngayon na ikaw pala hindi naninirahan sa kanilang mga pintuang daan? Yes or no? Yes, tama yan. Ngunit ako ay nakikilakip sa Panginoon. Therefore, ang Sabat ay para din sa akin. Ewan ko lang sa iyo. Kung gusto mo rin makilakip sa Panginoon, nasa iyo yun. Pero kung gusto mo makilakip sa Panginoon, magsasabat ka rin tulad ng mga Hudyo. Next question. Mababasa ba sa Isaiah 56:6 na ang mga taga-ibang lupa na nasa kanilang sariling lupa at wala sa Israel ay kasama sa mangingilin? Yes, mababasa ako. Basahin ko. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon na babasa. Next question. Next question. Sabi mo ngayon sa mga taga-ibang lupa na nakikilakip. Anong pagkaunawa mo sa taga-ibang lupa na nakikilakip? Ang pagkaunawa ko na kinikilala ang Panginoon, kinikilala ang may lalang ng langit at lupa, at kinikilala ang Panginoon ng Sabat. Ang Panginoon ng Sabat ay si Kristo, nakikilakip kami. Kung kaya't kami ay nagsasabat sapagkat kami ay may malapit Next na question. Relasyon sa Panginoon, Mr. Jando. Next. Nang ginawa ang Diyos ang seventh day Sabat, yun ang topic natin, seventh day Sabat eh. Nang ginawa ng Diyos ang seventh day Sabat, ito ba ay iniutos agad sa tao? Yes or no? Yes! Inuutos ito kung kaya pagdating doon kay Moises, alalahanin na lamang. Okay, okay. Time pause. Excuse, time pause. Meron tayong objection. Go ahead, affirmative. What is your objection? Ang tanong ko ay iniutos agad. Okay. Hindi ko tanong ito iniutos ba. Ang okay. Tanong ko, ito ba ay iniutos agad sa tao o hindi? Okay, okay. So, kuha ko na yung objection. Brother Edwell, meron ka bang counter objection? Counter objection, Mr. Moderator. Nasagot ko po, yes. Yes, ang sagot niya, Brother Jando, sa categorical mo na tanong and nagpaliwanag siya. Okay, next question. Okay, sandali lang ha. Resume the time. Go ahead, Brother Jando. Pag nagsirita ka, resume the time. Saang talata sa Biblia, pagkatapos gawin ang Sabat, ay iniutos agad sa tao? Okay. Walang litra por litra na iniutos agad. Ngunit, sa paglalang na yon, ang mga anak ng Diyos at ang mga bituin ay nagsiawit ng katuwaan ng kagalakan sa Panginoon dahil sa paglalang. Next question. Okay. Dahil walang mabasa letra por letra, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na pagkatapos dalangin ng Sabat ay iniutos agad ito sa tao? Well, Bible scholars, di mga aklat namin,
Yung aming great controversy. Yung aming disobedience, mga upload namin. Objection moderator, objection moderator. Okay, okay, time pause, meron tayong 1 minute and 33 seconds. What is the objection? Affirmative? Siya ay Seventh-day Adventist. Okay. At humingi ako ng Bible scholar. Mm-hmm. At ang binibigay ay self-serving evidence dahil mga scholar lang nila. Okay. Ang hitingi ko is Protestant scholar. Okay. Or Catholic scholar na nagsasabi na pagkatapos lalangin ang Sabat ay iniutos agad sa tao. Okay. Brother Edwell, meron kang counter-objection? Okay, wala akong counter-objection. Sabi ko, Okay, magro-ruling ako. Wala kang counter-objection. So, magro-ruling ako. According sa ating, kasi Brother John doon, according sa ating rules dito sa debate, yung title ay patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Wala naman tayong naka-specific dito na ganito yung gagamitin. So, pwede mo sigurong gamitin yung Brother John doon sa rebuttal mo mamaya, yung patungkol sa sinasabi mo sa kanya. Yung kanyang reference na gustong gamitin, Brother John, doon ay yung kanilang mga scholar sa Seventh-day Adventist. Okay. Next question. Okay, sandali lang. Resume. Brother Arjando, go ahead. Ipinangilin ba ni Abraham ang seven-day Sabbath? Yes or no? Yes. Sapagkat ito'y kanyang sinunod ang bilin, mga utos, mga kautusan at mga palatuntunan, Master Jando. At ang kautusan ng Diyos ay 10 utos, di ba? O Exodus, binasa mo ito kanina. Exodus 20, talatang 2. Ang 10 utos ay kautusan ng Diyos na tinutupad ni Abraham. Kung kahit ang tanong mo, yes, Mr. Jando. Next question. Doon sa Exodus 20 na ginamit mo ngayon bilang sagot, buhay pa ba si Abraham yan? Yes or no? Hindi na buhay. Kaya lang, ang 10 utos ay utos ng Diyos. At ayon sa Genesis 26:5, sinusunod ito ni Abraham at si Moises din ang may sulat nito, Mr. Jando. Ang 10 utos, utos ng Diyos. Ang sabi ni Moises, sinusunod ni Abraham. Okay, si Abraham, next question and last question na lang kasi 30 seconds. Ayon sa Biblia, anong utos ang sinunod ni Abraham? Papangingilin ba ng seventh-day Sabbath o ang ialay ang kanyang anak? Anong utos? Seventh-day Sabbath kasama doon sapagkat ang seventh-day Sabbath, utos ng Diyos. Ang sabi ni Moises, sinunod ni Abraham ang kanyang utos, mga utos, kautusan at mga bilin. Ang 10 utos, ang seventh-day Sabbath ay utos ng Diyos. Time's si up. Moises din ang may sabi noon, Mr. Jando.